Akala ko lang, kamali ako. Nagkamali ako. Kala ko kaya kami buhay ng salitang pagmamahal. Mahal ko si Salima! Mahal ko siya! Mahal? Hindi kayo mabubuhay sa pagmamahalan nilang dalawa! Hindi! May ipon na kami, ma! Pag-aasal ko ni si Sally! Anak! Magtatrabaho para sa pamilya namin! Anak, hindi ganun kadali pang paano sa buhay may asawa! Pinag-iisipan at pinaghahandaan yun! Anak, makinig ka naman sa akin! Emil! Emil! Kala ko, kaya ko na magtaguyod at pumunay sa masayang pamilya. Hanggang kasi trabaho? Emil, paano may pag-aaral sa Manta? Maynila. Pupunta tayo ng Maynila. Malaki sahod dun. Ngunit nagkamali ako. Nagkamali ako sa pagsuway sa aking mga magulang. Nagkamali ako na kaya ko na. Nagkamali ako sa pag-ahala ng kung saan nakatayo ang matas na gusali. Ay doon na kayo mleri ng pag-asa. 5,000, 4,000, 8K, may sarili na kayong kubeta. Magkano ba budget mo? 1,500 lang po, sir. Ang nakita ko lang ay matatayog na gusali. Ngunit hindi ko nakita ang likuran nito. Pero andito na tayo. Wala na atrasan. Nagsumpaan tayo mag-ibigan. Nangako tayo magmamahalan. Kung ganito pala ang ibig sabihin ng pagmamahalan, sana hindi ko na lang nalaman. Dump site. Diyan kami napadpad noong araw. Nakatira kami sa barong-barong sa tagpit-tagpit bahay. Kasali, ano ba? Nag-aantay na sila, Riz. Teka lang. Nag-aayos lang ng konti. Para naman maganda naman ako sa palabas. Ano na nga yun ulit? Nakalimutan na naman. Tumatanda na kasi. Makakalimutin na. Talagang ganyan. Tumatanda na tayo eh. Para po ito sa anniversary po ng buklod. Bali po, naatasan po kami mag-interview ng mga buklod na 30 years mahigit na pong kasal. At isa po kayo sa mga napili po namin. So, 22 years old po kayo nung kinasal? Oo, 22 years old ko noon. At si kasali naman ay 20. Hindi po ba parang nagsisisi kayo noon kasi masyado pa po kayong bata? Sa pinakasalan siya? Siyempre hindi. Mahal na mahal ko si kasali. At hindi ako magsisisi. Lang na medyo napaaga. Hindi namin masyadong napaghandaan. Kaya sobrang hirap namin noon. Huwag na, kahit ka na ha. Hindi ako ni Muya, tapos sasabihin, masakit mo naman ang ngipin. Ikaw talaga. Sige na, ubusin mo na yan. Bakit ka malungkot? Hindi ako malungkot, anak. Gusto ko lang sana kahit adobo man lang yung ulam. Di ba, paborito mo yun? Adobo naman po ito, ah. Wala lang koy-koy at saka patatas. Oink! Ikaw talaga. Sige na nga, ubusin mo na yan. Baka mamaya, magalit yung bulat sa tiyan mo. Nag-request nga po sila kung pwedeng fried chicken sa susunod eh.
Abang, social naman ng mga yan. Pero sige, next time, hahanap si Mama, okay? Yay! I love you, Mama! Binabayaran dito para babagal-bagal kayo. Dapat kanina pa tapos yan eh. Sir, magandang hapon. Magandang hapon. May mga tanong ko lang po kung kanina ang jump shop ko. Sa akin, bakit? Ano kailangan natin? Tumatanggap naman, nangangailangan naman ako. Kaso, kaya mo ba ang trabaho rito? Napakarumi. Ano po, sir? Kakayanin po. Kailan ka ba magsisimula? Ang gusto mo ba? Pwede ngayon po. O, bukas po. Ito ang magiging trabaho mo. Yung mga bote na yan, tinatanggalan namin ng packaging. Tapos, ilalagay sa isang sako. Pagkatapos, ilalagay sa isang sako, titimbangin natin yan mamayang hapon. Magkano naman po ang ano, sir? Ang kada kilo niyan, 3. Payag ka ba sa sweldo kong gano'n? Kaya kailangan dito, mabilis. Eh, napatpat lang po ako dito, sir. Wala na po bang dagdag yun? Hanggang doon lang ako. Pusi lang nga, nagkatsaga, oh. Kung ayaw mo, wala namang problema. Diba, sir? Nakakayanin. Nakakayanin. Sige. Simulan nga na. Testingin mo kung kaya mo. Okay, po. Turuan mo nga siya. Okay, siyempre, oh. Mga cutter. Testing mo gano'n. Tanggalin yung balat. Yun, tapon mo. Kaya mo ba? Tay, pabili nga pong dalawang soft drinks at saka dalawang tinapay. Nga pala, saang probinsya ka na uli? Sa Pangasinan. Ikaw? Sa summer pa ako. May 10 taon na rin ako dito. Hindi na ako nakauwi eh. Dito na rin ako nagkapamilya. Mag-ingat-ingat ka rito sa dump site. Madalas na pagtipan dito ay mga bagong salta. Oh, kumain ka muna. Salamat. Pasan ako. Salubong mo mamaya. Ganyan talaga pag padre de pamilya, no? Susubo mo na lang. Ibibigay mo pa para sa anak mo. Gusto mo sumide line? Tara, sumama ka sa akin. Si. Dito sa dumpsite, may dalawang uri ng hanap buhay. Isang maramal at isang masama. Jumper boys. Ikokonekta ng jumper boy ang kable sa isa pang kable upang magkaroon ito ng libreng supply ng kuryente. Pagbabakaw, aabangan ang pagpagsak ng banye-banyerang isda sa pier. Kalapit ang mga bata sa banyera at saka itatakbo na ang mga isda. Snatching, simple lang, tumambay ka sa madilim na lugar, mag-abang ng taong daraan kung sa tingin mo walang palag para instant cellphone mo. Maging tirador sa artel. Abangan ang mga truck na may ipit sa trafiko o kaya pumunta sa mga nakaparada sa gilid. Sisirain ang likurang bahagi nito at nanakawin ang mga kargamento. Bakit ginagawa ng mga tao yan? Paul, pag nakikita mong nahihirapan na ang mga mahal mo sa buhay, nabubulag ka na. Hindi mo na alam mga bagay na masama. Pero syempre, mas marami pa rin ang gumagawa ng mabubuti. Pwede kang mga lakal. Magpulot ng mga bote, plastic, lata, karton, at iba pang pwedeng ibenta ng per kilo. Maghugas ng recycled na bote. Depende ang bayad sa kung gaano kalaki ang boteng lilinisan mo. Merong piso, 2 piso, meron din 3 piso. Magbalat ng bawang. Babagsakan ka ng mga malalaking restaurant ng bawang upang balatan. Ang bayad, 80 pesos kada sako. At pwede ka rin manguha at magbenta ng pagpag. Pagpag? Teatro ng pagkain ng mga tao? Pasok ka muna. Bebang, turuan mo na ako. Ay naku ate, galing ka sa maayos na pamilya. Tignan mo, naka-braces ka pa. Parang ako, naka-braces din, DIY lang. Kung ako sa'yo ate, iwanan mo na yung asawa mo. Isama mo na yung anak mo.
Tapos ang problema. O siya, ate. Ang tanong ko, kaya mo ba? Mabaho nun. Puro silangaw at iba't ibang basurang mahahawakan mo at maaamoy. Kaya ang sikmura mo. Kung pagbibigyan nga ng asin ni Samantha, na kaya ko nang sikmurahin ngayon eh. Yung mabaho kami pa kaya? Dito sa dump site, ate, hindi lang bote, lata at plastic ang nirecycle. Nirecycle din dito pati mga pagkain. Tawag dito, pagpag. Ito, ate, chicken. Ito, ate, may hotdog din. Pwede pang kainin ng mga to? Pwede pa, ate. Hindi pa naman panis yung mga yan, eh. May iba panis na. Maaamoy mo naman yun, ate, eh. Pero pag hindi pa amoy bulok, pwede pang panglaman ng tiyan yun. Ate, meron din gulay, oh. May inasal din. May kape rin, oh. Pero expired na to, ah. Hindi. Ate, ang technique dyan, ganito. Aalugin mo. Pag maririnig mo pa yung powder sa loob, pwede pa yun. Pag buo-buo na, hindi na pwede. Ito, ate, may tinapay naman. Fried na rin to, ah. Paano naman malalaman kung pwede pang kainin? Ang gagawin mo dyan, ate, titikman mo. Pag hindi pa maasim, pwede pang kainin yun. Pag maasim na, hindi na pwede. Eh, matamis pa naman ko, ate. Pwede pa. Tato. Di ba sasakit yung tiyan mo dito? Palakasan na lang magsit mura, ate. Saka dasal sa juice. O, ayan, ate, marami na. Mukhang pagkain ng aso, no? Kasi dito sa amin, ate, ang pagkain ng aso, pagkain na rin ng tao. Pagtapos manguha ng pagpag, huhugasan na namin ito. Siguro, 3 beses pwede na. Tsaka papakuluan. Para patanggal yung mga dumi at amoy. Pagkatapos, pwede na natin igisa. Ito na rin ang pinagkakakitaan namin. Binibenta namin ang pagpag, 10 piso, 20 piso, ito namang hindi luto, dinadala namin sa palengke para ibenta. Minsan, in-order na din sa amin. Magkano naman? Kapag marami pang laman tulad nito, binibenta namin ng 30, 40, kaya kahit papano may naipambibili kami ng bigas. Oh, ito sa'yo. Ha? Ha? Nandidiri ka ba? Hindi, hindi. Eh ano, ate? Pera eh. Sa'yo yan. Share mo yan kanina. Diba gusto ng anak mo ng fried chicken? Jack, matutuwa yun. Pag tinanong pa nga lang kung bakit may kagat, sabihin mo, tinikman mo na lang. Maraming salamat, Bebang, ha? Walang ano man yun, ate. Sige. Sige po, ate.
Sally? Ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Ano mo nga yung itsura mo? Malayong-malayo na sa dati mong itsura. Ano mo ko nahanap? Anong ginagawa mo dito? Galit na galit si Mama. Pinapahanap ka. May nakakita daw sa'yo na kaibigan niya na nandito ka sa squatter area. Ate? Nahihibang ka na ba? Ang lakas mong magsarili. O tignan mo yung buhay mo ngayon. Bakit ba? Bakit ba hindi mo na lang ako pabayaan? Pabayaan? Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Noon ka pa namin sinasabihan na huwag ka sasama sa Emil na yan. Mahal ko si Emil! Nagmamahalan kami! Nagmamahalan? O tignan mo na pala ng pagmamahalan ninyo. Nabigyan ka niya ng magandang buhay? Ito ba yung pangarap mo na sinasabi mo sa amin noon? Ha? Ito ba? Bakit? Sa tingin mo ba? Masaya ako sa buhay ko ngayon? Sa tingin mo ba? Tutuwa ako sa pagkakalkal ng mga basura? Sa tingin mo ba? Hindi ako nasasaktan kapag nakikita ko yung anak ko. Wala kang masusumbat sa amin ni Mama. Dahil hindi kami nagkulang ng pangaral sa'yo. Lagi ka namin sinasabihan noon. Dahil una pa lang naman, wala kami tiwala dyan sa Emil na yan eh. Alam namin na hindi kanya kayang bigyan ng magandang buhay. Mahal ko si Emil. Kinasal kami ni Emil. Pero ikaw, mas nauna ka pa nga nagkaanak sa akin, di ba? Di ba? Kinasal ka nga, oo. Pero tignan mo yung buhay mo ngayon sa buhay ko. Hindi ka kasi nag-iisip. Lagi mong pinapairal yung puso mo. Hindi mo ako gayahin. Utak. Utak ang ginamit ko. Kaya ako may magandang buhay ngayon. Masin siya. Kukunin ko na siya sa banda. Tapos may bibigyan ko siya ng magandang buhay. Anak. Kausap pa ang tita mo. Punta tayo kay Lola, ha? Tayo kay Lola. May magandang bahay doon. Masasarap na pagkain. Malalambot na higaan. Anak, lagi mong tatandaan, ha? Na mahal ka ng Mama. Tandaan mo yan, ha? Ma, bakit ka malungkot? Hindi ako malungkot, anak. Punta tayo kay Lola. Ganun. Punta tayo kay Lola. May magandang higaan doon, anak. Nakakabili tayo ng magandang mong damit. Nakakain ka ng masasarap ang mga pagkain. Mama na naman ba? Umayos na si Sally. Kawawa lang ang bata dito sa inyo. Mas kawawa ang bata kung ilalayo siya sa amin. Kami ang magulang. Sana naintindihan ninyo. Hindi mabibili ng kayamanan ng pagmamahal namin sa kanya. Mas mabuti nang nandito sa bahay namin eh. Kisa nandun sa mansyon ninyo. Umiyak lagi. Hayaan na kami ng asawa ko. Kung totoo mahal ninyo ang bata, pwede kang tumulong na hindi kami paghiwalayin. Umalis ka na. Umalis ka na, Maya! Babawi ito sa Samantha. Kukunin ko siya. Magpatay, tapos. Ha? Maya? Ito na si Papa. Pusukan mo lang sa loob, ha? Sally naman! Kung hindi pa pala ako dumating, hindi ko maabutan itong anak natin. Bakit? Ikaw lang ba magulang dito, ha? Ikaw lang? Bakit? Bakit, Emil? Bakit kaya pa ba nating itagoy ito? Ha? Sa tingin mo, kaya pa ba? Emil, sumagot ka! Oo, kaya natin!
natin. Hindi ka na ba nagtitiwala sa akin? Nagtitiwala ako! Matagal na akong nagtitiwala! Sabi mo sa akin, bibigyan mo ako ng magandang buhay! Ito ba? Ito ba ang magandang buhay? Nagsisisi ka! Nagsisisi ka ba, Sally? Hindi! Hindi ako nagsisisi! Pero tignan mo, Emil! Tignan mo yung anak natin! Paano nga kung tama si Mama? Paano nga kung tama siya? Paano nga kung di na nila kayang bigyan ng magandang buhay? Matapang akong tao, pero minsan sa buhay mo, mararanasan mong maging mahina at duwag. Lalo na kapag nakikita mo ang iyong asawa, ang iyong anak, na umiiyak dahil sa kahirapan. Umalis ako pansamantala para sana hanapin ang aking sarili. Nagpunta ako sa malayo hanggang sa dinala ako ng mga paako sa isang lugar. Sa isang lugar na hindi ako pamilyar. At doon ko naunawaan ang lahat. Anong ibig sabihin ng bagwete, ate? Tanong kasi ng tanong si Princess. Hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin nun. Kanya naman nalaman nyo ngayon. Eh, pinagmamalaki daw ng anak ni Aling Maris. Na nakakuha daw sila ng bagwete sa basurahan. Eh, di ko naman alam kung ano ba talaga yun. Tinapay yun. Baget. Yun yung mahamang tinapay. Ano ka mo? Ambiro. Arte-arte. Tinapay lang pala. Makapaganap na nga. Paano ko? Naginig dito alam mo. Wow, chocolate. Palagi may nanito si Tito Alan. Galing ba siyang abroad? Abroad? Hindi. Takatakbo si Tito Alan mo sa kalsada. Titinda ng mga cigarette, mga candy. Akala ko balikbayang katulad ng pinaglabahan namin ni Mama dati. Binigyan ka ba ng chocolate, anak? Hindi po. Akala ko nga po bibigyan ako eh. Talaga, anak. Kabuhay na ito, kung sino pa yung walang-wala, eh, sino pa yung madalas na nagbibigay. Steffi, oh, si Nining Paul, gusto mo maligo dito? Papa, malalim ba ito? Oh, anak, malalim yan. Kung malikot na, pag ikaw nangulog, sige ka. Ganito po kalalim. Hindi, mas malalim pa. Ganito po? Hindi nga, mas malalim pa. Patulad yung pinuntahan natin din na sa Pangasinan pa tayo. Oo, Sam. Ayun sa kabila, oh. Papa, pwede ko po bang tignan? Sige, anak. Isa, huwag kang malikot, ha. Balik ka kagad. Apa. Papa, pwede po bang mag-swimming kahit saglit lang? Anak, kulang kasi yung dalang pera ni Papa eh. Pero may itinuro si Tita Bebang mo sa amin. Magkukulay-kulay tayo ng mabote, tapos ibebenta natin mamaya para magkaroon tayo ng pera. Ayos ba yun sa'yo? Opo, huwag ka na malungkot, Papa. Naintindihan ko naman din po. Saka na lang pag may pera na ulit. Di ka na, Sam. Hinanap na ni Mama itong mga bote. Gagano tayo patinda natin mamaya. Papa, basta ako magkukulay, ah. Oo ba?
naman, may mga points pa tayo. 140, 150, 460. 461, 462, 463. Aba, ang galing na palang magbilang ng anak ko ah. Mama, pwede ba sa akin na itong 3 pesos? Hindi na kasi nakakakain yung oink bank ko eh. O, sige anak. Mag-ipon kang mabuti para may pambili ka ng laruan, okay? Okay po, Mama. Sige, uuwi na tayo. Tsak na matutuwa ang papa mo, oh. Tignan mo, oh. Ang dami natin na pagbentahan. Pero bago yan, bibili muna tayo ng paborito mong... Chicken! Chicken! Ayan, anak. Paborito mo yun. Opo! Inang mong fried chicken ang gusto mo, anak? 10,000! Ah, sarado na. Oo, anak, oh. Magaling na. Gusto mo ba yan, anak? Pili natin. Gusto mo yan? Anak, oh. May bago kang quick pass. Kuya, magkano po? 50 o. Po. Salamat po. Anak? Sam? Sam? Bumibili ako ng kwintas noon. Nang mawala sa tabi ko si Samantha. Hindi ko na alam ang nangyari. Ang alam ko lang, nawawala ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Nawawala po ang aking anak. Dami kong benta, oh. Asan si Sam? Sam? Sally! Asan si Sam? Hindi ko alam. Sally! Asan si Sam? Hindi ko alam! Oh, hindi mo alam! Hindi ko alam! Kasama mo kanina! Kanina! Kasama ko siya! Kasama ko siya kanina! Emil! Hindi ko alam! Saan ang binantayan mo? Hinawakan mo! E di sana hindi mawawala natin! Kasama ko siya kanina, Emil! Ano ba naman yan, Sally? Napakapabaya mo! Hindi ako pabaya, Emil! Hindi ako pabaya! Kung hindi ka pabaya, asan anak natin? Asan? Kasama ko siya kanina! Kasama ko siya kanina! Hanapin na lang natin si Sama! Punta doon! Pumunta ka na doon! Hanapin natin! Punta ko dito! Asan si Papa? Bakit wala pa siya? Si Papa! Dito sa dumpsite, may dalawang uri ng hanap buhay. Isang marangal at isang masama. Meron pang isa, kidnapping. Didiktikan ng target, kukuha ng tiyempo upang kidnapin ng bata. Papa mo, hinihintay niya tayo. Tara, puntahan natin siya. Paano si Mama? Alam niya na yun. Susunod siya mamaya. Tara.
Hinanap namin siya. Kung saan-saan namin siya hinanap at pinuntahan. Hindi kami tumigil dahil alam namin kung ano ang posibleng mangyari sa kanya. Ano? Ilang dala mo? Paul, pag nakikita mong nahihirapan na ang mga mahal mo sa buhay, nabubulag ka na. Hindi mo na alam mga bagay na masama. Saan namin dadaanan? Hoy, sumagot ka! Josep! Pero siyempre, mas marami pa rin ang gumagawa ng mabubuti. Kanina pa kami naghihintay. Pinaglololo ko ba kami dito? Hoy, sumagot ka! Si Sam. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakita rin ako ni Sam. Sam, anak! Tumakbo siya papunta sa akin. Sam, wag! Nang may biglang mabilis na sasakyan. Kitang-kita ko kung paano nabundol ng sasakyan si Sam. Tumakbo ako at agad ko siyang hinagkan. Brain dead si Sam dahil sa malakas na pagkakabagok ng kanyang ulo. Wala na si Sam. Wala na ang anak ko. Inaaway ko yung damit niya.
pinipigit ko yung mga mata ko. Iniisip ko, niyakap-yakap-yako. Yung may kwit, yung sobrang higpit. May kwit, may kwit. Tapos, halikan niyo ako dito. Dito. Pero, natinginan ko yung mga mata ko. Naisip ko na wala na siya. Nawala na talaga yung anak ko. Pwede ko po bang malaman ang sinabi o tinanong niyo po kay Sam bago po siya mawala? Anak, oh! Bago kang quick pass. Anak, di ka ba nagsisisi na ako yung mama mo? Bakit naman po? Lalang anak, naisip ko lang, baka kapag hindi ako yung mama mo, magkakaroon ka ng magagandang damit, makakakain ka ng masarap na pagkain, tapos makakapag-aral ka sa magagandang paaralan, tapos makakapag... Sally, may bisita po. Gusto lang po niya kayong makita. Gusto niya lang po kayong makausap. Ayos lang po ba sa inyo yun? Ayos lang po bang papasukin ko na po siya dito? Sabi ng doktor noon, pag brain dead ang isang pasyente, pwedeng i-donate ang organs sa mga nangangailangan. May lumapit na magulang sa akin. Isang magulang din gaya ko. Napakabait ng Diyos sa aming buhay. Nagkamali kami nung una, pero hindi niya tinitigan yun. Bagkus kinabig niya kami, na wala man si Sam. Pero binigyan niya kami ng rason para mabuhay, na wala man si Sam. Pero ipinakilala niya sa amin ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyo, Kasal.
makasama ko pa po yung tatay at nanay ko. Salamat din po. Kasi ngayon, meron na akong sarili na sa ako. Nagkakaroon na ako rin sa sarili kong pamilya. Ilang buwan mo lang ngayon, mahanap ko rin po ako. Kaya maraming salamat po. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Nakakaloob siya ng mga biyaya sa oras na hindi natin inaasahan. Ang pangit po sa inyong mag-asawa. Uunahin ninyo ang Diyos. Uunahin ninyo ang Diyos sa inyong buhay. Naalala ko noon nung nagkaroon tayo ng pagtatalo. Lumabas ako noon at tumakbo. Hanggang sa makarating ko sa isang lugar. Ginamit ko ang natitira kong barya upang bumili ng kandila sapagkat madilim doon. Biglang umihip ang malakas na hangin. Namatay ang apoy ng kandila. Sinindihan ko itong buli. Subalit bumuhos naman ang ulan at dahan-dahan akong nabasa. Tumingala ako sa langit at nakita ko ng aking kinaruroonan ay isang tahanang walang bubong. Doon ko napagtanto lahat. Ang pamilya pala ay parang isang tahan. Ang padre ni pamilya ay siyang haligi. Ang ina ang siyang ilaw. At ang Diyos ang bubong nito. Kapag may bubong ang isang tahanan, umihip man ang hangin, bumagyo man ang napagkalakas, magiging ligtas ang sambahayan na ninirahanto. Kaya habang ako ay nandito pa sa daigdig, ilalaan ko ang aking buhay sa paggawa ng mga tahanan. Sapagkat sa tahanang ito, pwede kang manahan, pwede kang umiyak, pwede kang magpahinga, pero dahil tahanan ito ng Diyos, pag lumagi ka rito, eh kailanman ay hindi mo magagawang sumuko. Ating puso.